Magandang araw po sa mga magti-take ng board examination this September 26, 2021. Ito po si Sir Melvin Boracho. In 2019, I took the board examination. Out of 100,000 BE ed takers, I landed in the top 11 spot. And this time around, tuturuan ko po kayo kung paano ko pinaghandaan ang board examination. So kung bago ka pa lang sa channel na to, to get notifications on videos like this, mag-subscribe ka na, click the notification bell button para notified ka agad. So without any further ado, let's go to the 5 tips on how to study for the board examination. Una pong paraan kung paano paghandaan ang board exam is manage your stress level. Ito po ay hindi kadalasang naririnig nyo po sa mga tinatanong ninyo kung paano paghahandaan ang board examination. Tandaan mo po na kapag ikaw ay naghahanda sa board exam, ang nasa isip mo palagi is, paano kung hindi ito ang lalabas? Paano kung iba yung mga tanong sa mga pinag-aralan ko? And that will lead to discouragement. Okay? So, kailangan mong i-manage ang stress level mo, ang anxiety mo. Okay? Because you might end up having anxiety disorder. Pangalawang tip kung paano paghandaan ng board examination. Bago ka mag-open ng kahit na anong reviewer, tanungin mo ang sarili mo bakit gusto mong pumasa. You ask yourself, bakit gusto mong pumasa sa board examination? Para kanino ba to? To whom are you dedicating these things that you are doing? Always keep in mind, this is of a purpose. May purpose ka kung bakit gusto mong pumasa sa board examination. That's the second. Ang pangutlo ko pong tip kung paano paghandaan ang board examination is, you check your relationship with God. Tingnan mo ang sarili mo personally. Not in a group when you are with the people around you, but personally. Try to check. Do you have that faith that will strengthen you for your preparations and will strengthen you, accept the results, whatever it may be. Okay? That's the third one. The fourth one is study wise. Study smart. Get those points na kailangan mong pag-aralan. That's what we call studying smart. Now, after studying smart, you study hard. After getting all those important topics, important concepts, you study hard on them. Yun yung ginawa ko. Okay? At hindi po ako nag-land sa top spot na yon ng walang mga taong nagme-mentor sa akin. Of course, 4 years po tayo nag-aaral, and if you are that diligent enough during your college years, hindi ka po talaga mahihirapan sa board examination. Why? Kahit iba yung tanong sa mga napag-aralan mo, be mindful na ikaw po ay hasang-hasana sa pag-iisip kung paano sagutin ang mahihirap na tanong. Okay? So, panglima at ang pinakamahalaga naman po is sa content, tandaan mo to, kailangan mo ng brain mapping. Ito ang pinaka-effective sa lahat ng ginawa kong techniques on how to study all those concepts. May it be general education, may it be professional education, it does not matter. I map my brain. I am not limited to general education only. Instead, I cross the boundaries of relating general education to professional education. How is it possible? I will give you an example. What are the effective modeling tips by Albert Bandura? Diba? Ang attention, retention, motor reproduction, at yung isa is motivation. ARMM ang ating clue dyan. Why not connect it to one of the regions in the Philippines, which is the autonomous region of Muslim Mindanao? By the way, how many regions are there in the Philippines? 17, diba? So, general education, pwede kang mag-cross sa boundaries of learning. Do not limit yourself. Okay, so those are the 5 tips on how to prepare for the board examinations. Let's have a quick recap.
Una po, manage your stress level, okay? Pangalawa naman po is your big why, yung pinakamalaking rason kung bakit gusto mong pumasa. Ang pangatlo naman po ay ang tinatawag nating your faith in God. How strengthened are you with your relationship with our Creator? Pang-apat naman po is you study smart, you study wise. After studying wise and studying smart, you study hard on the things that you are finding important. At panghuli naman po is ang brain mapping, which is the most important. Thank you so much. I wish you good luck and God bless on the September 26 board examination. Alam ko pong kaya nyo yan. And here is my channel. All the way po itong susuporta sa inyo. Bibigyan kayo ng tips and contents on how to prepare and conquer, ace the board examinations. Sir Melvin Buracho, thank you so much and God bless everybody.